Wala ba ka chair? Nasa siya. Ang aga-aga. Ayan. Ito si Renero Padora. Ayan. Of NCCA. I'm from the National Commission for Culture and the Arts. And I am the ambassador for... And you are sweating. Yes, I'm sweating. OMG. Pero ba, may hangin pa rin naman. Alam mo kasi naman na may nakakaloka. Kasi ako naman, gusto ko madamig talaga. Hot flashes ba yun? Hindi po. Grabe naman. Ba't gusto mo ng ice ang tawag sa'yo? No, well, of course, you know naman I came out as a trans man a few years back. And siguro, of course, alam naman natin that names have power. Diba? And siguro, me coming out, parang mas nakaka-identify ako dun sa name na ice. But if you had your way, sabi mo, nagbiro ka na, you wanted the bogart yung tawag sa'yo. Joke lang ba yun? Oo naman, joke lang yun. Diyos ko, bogart. Pero totoo, ice na lang. Yeah, actually, ice din naman kasi, hindi siya sobrang layo sa akin. Why? Because kahit nung high school ako, yun yung tawag sa akin ng mga barkada ko. Yun yung tawag sa akin sa school, ice. So, hindi na bago siya. Hindi na yun bago. It's just that, nagmukha lang bago because it's the first time talaga na. Yun yung ginagamit ko sa work. But, it's always been ice. Nung bata ka siya, di ba you were parang sikat because of your signature duck walk, yung gano'n. Pwede mong gawin naman. Tan. Hindi ka na iinis na hanggang ngayon, LYC chair ka na. Pero people still regard you as parang that little bubuita girl na Little Miss Philippines. Well, I just hope that ngayon eh, regard na nila ako as bubuit boy. No, I mean, masaya naman ako. Siguro, hindi ako may iinis because dahil dun sa mga movies na yun or sa move na yun na appreciate nila ako, mas nagkaroon sila ng sense of familiarity sa akin. So, happy ako sa aspeto na yun. Kung hindi po kayo nanado na sa Little Miss Philippines, sa tingin mo ano yung buhay mo ngayon? Ano trabaho mo ngayon? Mr. Pogi ako din. Gusto ko yun. Walang career sa Jericho. Diba? Siguro, ano yung honestly, hindi ko alam kung anong buhay ko. Kasi parang, since you were destined, talagang the stars sa universe. Hindi naman, siguro. Because I started very young, so, alam mo, pag nag-start, kasi iba yung nagsimula ka ng kahit paano, may muwang ka na talaga na, pero hindi, ito nagsimula ako, wala akong muwang-muwang. So, medyo bata pa talaga. Kumusta si mami ka rin? Kasi parang, growing up, watching you sa Itbulaga. Talaga si mami ka rin yung epitome na isang... Gusto ko talaga i-add si mami ka rin sa Facebook kasi kaya nang paka hindi niya ako i-accept. Naku, mahilig mag-accept yun sa ano? Sa Facebook. Gusto ko siya bilang nanay. Ay, ang nanay ka. Ang gusto ko si mami na nanay kasi bukod sa siya talaga yung nanay ko, ano? marunong siyang... Okay, nagsimula siyang very strict na mom. Siya yung disciplinarian sa bahay. Talagang... She's the type of mom na hindi siya yung nagpe-patronize ng anak. Like, even if, you know, nagtatrabaho na ako noon, ano yan, very perfectionist. As in, di ba usually, kunyari, kakanta ka, tapos yung mga nanay, yung normal na nanay, di ba? Sabi nila, oh, kuling-kuling naman ang anak ko, ganyan-ganyan. Mami ko hindi ganyan. Paano? Kunyari, sabi ko, hi, mami, kamusta po yung kanta ko? Pag hindi niya nagustuhan, kunyari, hindi galing sa puso. Ganun yan. At 7 years old. Di galing sa puso. Tapos ang hilig-hilig mo nga na yan. Kasi may siya may tendency ako before na kanyari kakanta ko, yung mic ko, iniiwan ko sa kung saan. Tapos ang hilig-hilig mo ilayo yung mic mo sa microphone sa bibig mo. Akala mo ba narinig ka ng mga tao kapag yung microphone mo ay nasa tenga mo? O nasa likod mo? Hindi. Ganun yun. She's such a critic yun. Critic ang nanay ko. Siya yung nag-instill ng excellence. But, ang maganda rin naman sa kanya, she knows how to balance. Like, if I really do something good, alam kong totoo yun. May reward. Hindi reward eh, but siguro nga kasi words siya. So, pag sinabi naman niya sa akin, kanya tanong ko, Mami, syempre every time I perform, I always ask my mom, kumusta? Pag sinabi naman niya na, hindi niya sabi ang galing-galing mo, pero sabihin niya, naramdaman ko yun. Ganun yan, naramdaman ko yung bata. Bata ka pa lang, ganun na si Mami ka rin sa... Ganun na Mami ko, hindi yan ano, yun yung gusto ko sa kanya, talagang, for her, kahit ako yung nag-work doon sa... I mean, my dad was also working, but nag-work din ako noon pero sa kanya talagang school pa rin yung ano to, school pa rin yung priority na parang wala akong pakialam kung bumalik tayo sa dati nating bahay pero ayaw niya lumalaki ulit ako. So ganun siya.
Pero ngayon, ngayong tumanda ako, she's become a really good friend. Alam mo yun yung, hindi siyempre, iba na yung noon eh, iba yung ngayon. But ang maganda sa kanya is na, naitawid niya yun, ng maganda. So siya yung unang pinagsabihan mo when you came out na, well, not, not really. Nahuli siya eh. Is it hard? Nahuli ka? Thank you. Ano ka nahuli? Gusto ko yun. Ano ka nahuli? Grabe ka. Ay, dito ka na. Dito ka na, chair. Bilis, ikaw ka pa rin. Paano ka pa naman, chair? Mga cash ka noon? Hindi, more. Worse. Ay! OMG, dito pang Facebook. So, yun na lang, yung pang Facebook lang, pwede natin i-share. Basta nahuli ako, period. Kaya na mag-isip ko. Tapos, finally, sabi mo sa kanya na, mami, ay. Ang daddy ko nakahuli sa akin. Tapos, sino ang una nakakasip? Daddy, mami. Feeling ko talaga, feeling ko pareho lang, but my mom was... Hi, Kuya Jess. Ano, so, and then, madami mo mabati. Ang mom ko kasi ang mas, ano, ang mas, ma, yun nga, disciplinary. Hello, so, Bern. Siya yung mas may, I felt before, siya yung mas may resistance. Si Cheryl. Nina, you were Beth, with Spencer hi. Reyes. Bilang ka-partner Nina. Mo sa love team, ganun ba yun? Hindi, ano, I was ready. Hello, we got Michelle. Together when I was 16, di ba? So, siguro ito... 18 ako noon. So, siguro ito 14, 15 years old ako. God. Wala, natapos na yung Spencer. Tapos na yun. So, hindi siya natakot na parang mabula ka ng career? Hello, Jeremy. Dahil nag-out ka? Parang ano rin naman. Pero hindi hello, yun Tita eh. Terry, so, Kuya Eric. Hindi ko kalimutan ko na yung hugot ng nanay ko. Pero parang hindi naman lumabas yung career issue. But, siguro, well, ang sinabi niya sa akin nun, galit siya nun sa akin, or pinapagalitan niya ako, or she was against miss the relationship, not because Andy, I was a good woman, but because, anong sabi niya? Ah, dahil bumabagsak ako sa school, I started lying to them, nagtatago ako sa kanila, ganun. Gusto ko naman sabihin, ah, you didn't make it really easy for me not to lie to you. That having said, na 16, 18 si Cherylisa, paano manligaw isang ice cigar? Ay, sorry. I think that's the wrong question. OMG! Ay, ang dapat question is, paano manligaw ang isang Lisa Dino? Nako, ibang Facebook live yan, mag-anon. Hindi siya ready. Paano manligaw ang isang Lisa Dino? But, na-define ko hanggang yung... No, tanongin mo pa rin siya kung paano siya manligaw. He's such a bad, ano... Mga flowers, ganyan. Pa- dito ka, you should... Ikaw magkwento sa kanila. Sino maghahawak? Hindi, hindi totoo yan. Please stay here beside me. Huwag kang magulo. Dito ka sa tabi ko. Interview mo to, Rene. Hindi, ikaw. Gusto niya, Che. Come here. Sino maghahawak nito? Ipatong mo na lang. Somebody has to. Ipatong mo na sa ano? Ano, okay. Ito, sa water bottle. Ano, ipatong mo na lang dito siguro. Ayan. Okay. Paano daw manligaw mo sa Lisa Dino? Ha? Hindi. Talaga? Talaga? Ano? Hindi ka naligaw? Nialanggam ako. Hindi. Oh, sige, hindi ako siya naligaw. Sige. I was just being sweet. Kwento ko na lang. So kwento ko na lang. Kwento ko yung totoo. Totoo to. Ah, hindi ko to version opo. Lang. It is the truth. OMG. First time na sabihin sa public? Hindi. I think everybody knows about it. Okay. Yeah, but hanggang ngayon hindi pa rin na-accept. Anyway, so, kaya kami nag-meet Lisa kasi she was with her boyfriend that time na kasama ko sa isang work din. Tapos, nag-usap-usap kami, kwento-kwento, pero since alam ko may boyfriend din siya, eh wala, parang wala lang. Okay. Tapos, one time, tinanong ko siya about UCAT, kasi alam kong UP siya. Eh that time, pang fourth year na ako nun, so. Uh-huh. So sabi ko sa kanya, uy, sabi ko, paano ba ano makapasok sa UP, sabi ko, ito sa UCAT. Sabi niya, oh, sabi niya, sige, I'll get you a form. Okay, yun yung sabi niya, I'll get you a form. Sabi niya ngayon sa akin. Tapos, di naalala ko, hindi ko malilimutan yun na sa may Bulacan ako, Santa Maria, Bulacan, sa isang eskwelahan doon kasi may show ako. Hindi ako, pay to fame niya. Tapos, nag-text, hindi, tumawag siya nun sa akin. Sabi niya, hey, I have your form. Sabi ko, ah, sige, sabi ko nga, kunin ko na lang sa'yo, siguro, sa taping or something, kasi, malayo ko na sa Bulacan. No, I'll give it to you. Puntahan kita dyan. Sa Bulacan. Doon nag-star. Para magdala ng form.
Alright, sige. I have a car. So, have a car. Okay. Bait niya friend, diba? Tapos, so, para sa kanya, malaking bagay yun. So, yun. So, the after nun, ito na, gugulat ako, minsan kahit wala sa taping niya yung taping ko, kasi kasama ko sa taping yung ex niya nun. Wala sa taping ko yung ex niya nun, pupunta siya. Tapos kahit mga tipo 10 a.m., 10 p.m., 11 p.m., that time hindi pa 24 hours yung mga McDo ah. Sabi niya, oh, what do you want from McDonald's? Alam na, chair! Magdadala na. Hindi mo ka pinibigan ng McDo. Ay, challenge. Tapos magdadala ng mga, yun, mga, sabi ko nun, favorite ko nun, McFlurry na Oreo. So, gugulat ako kasi hindi pa talaga sa ating verse makakahalap. Kapag yung mga binigyan ko ng ice cream din dati. Saan ang McDo ngayon? Tapos, so siya nun. Joy mo ako McDo. So siya, nakatira siya sa, madali yung, ano, Marikina? Marikina. So nakatira siya sa Marikina. Nakatira ako sa Cubao. Nag-school ako sa Green Hills. Pero, it's either susunduin niya ako sa bahay para dalhin niya ako sa school or magkikita kami sa school kasi kakain kami niyang parati sa McDo. Malaking parte ang McDo ng buhay. Pero ang puso mo? Siya parang yung something ko ah. Grabe yung panaligaw niya eh. Alam na sa mga followers ni Chelisa. Ang totoong story ah. So yun, I was just being sweet. Mahaba pa yung buhok mo ng chair, sorry. Ay, grabe! No, literal. As in talagang literal. Literal, mahaba ang buhok ko nun. As in, para siyang ano. Kasi kung alam, di ko alam kung nakita niya sa akin. Kasi kung ako yun, hindi ko niligaw niya sa sarili ko eh. Tapos parang Harry Potter glasses, ganyan. Tapos ang taba-taba-taba niya. Oh. Grabing taba. At least kayo, I mean, mataba na lang. Baka ikli na yung book. De, pero yun talagang sabay kami magbe-breakfast. Tapos habang sulat, habang kumakain ako, sulat siya ng mga love poems. Yes. Tapos nag-take pa ako ng ano nun, Japanese ano, language. Siya, Yupi, yun yung ano ko. Sinusulat yung pangalan niya in Japanese characters. So, mga ganyan. Cute. So, ayun. So, binigay ko yung gusto niya nun sa akin. Hinalikan ko siya. Kasi, Halikan! Halikan! Ito kaya. Umaga. Alas 10 pa lang mga karampadora. Ng umaga. Hi sa mga followers ni Chelisa. Pag-add po ako sa Facebook. Obvious naman yun na hinihintay mo nun eh. Renela Peñas. So the rest they say in love is history. So ilang taon po tayo ngayon as a couple? Since we... Well, naghiwalay din kami agad nun after mga 10 months. Pero kung isasama mo lahat yun, 1999. So ngayon, almost 20 years, pa 20 years para dalawang dekada ng pagmamahala. Oh my God! Wow! Yeah. Miss ko! Ako kahit 20 minutes na walang tumatagal. Ba't ganun? Mga karamadol. Sila 20 years baka na. Baka dito, sa iyong bagong Facebook live, magkaroon ka ng YouTube. Yung mga ka-friends si Chelsea sa Facebook. Pakilala ko. Ayun nga po. Sige, okay. The best thing about Chelisa. Okay, sige. The best thing. It's hard to pick out the best thing about her because everything about her just complements each other. That becomes her. And, I mean, basta, hindi ko pwedeng the best sa kanya yung passion niya kasi bukod sa passion niya, yung love niya. Basta, hindi ko magawa na magsabi ng best kasi siya as a whole is just the best. So the best becomes her. Yes. The best becomes her. Wow, no? Yeah. Ganun kapsyon niya na. The best thing about Chair Aiza. Ang tag mo sa kay Chair Aiza? Lab. Mister, well, hashtag Mr. and Mrs. Zaza. Huwag kalimutan. Opo. Nag-away. Nag-ano. Di ba na ako maka? Ano po? PMS the best lang yun nun. Ako, the best about eyes. Siguro, yun, he brings out the best in me. Siya yun, he's my rock. Yung passion niya for life, yung prinsipyo niya, yung... Or hindi ko na kaya. Lahat. Parang, I admire him. I admire him as a person. And parang he keeps on inspiring me to become a better person. Kasi sobrang, ang laki ng influence yung nagawa niya sa life ko in terms of how I see him invest and dedicate, you know, his time, his effort, his heart in everything that he does. So, yun, siguro kaya yung sinasabing I am the best, parang ganun, is because siya yun, he brought it out. Pakis na, hello, maganon, aga, ganon, yung mga files ko, paka sitapunan.
chair. Ito na lang. As a friend, paano ka? In one or two words. I think it's better. Kasi, baka mali yung akala ko sa sarili ko as a friend. So, better siguro. He's there. He's present. Always. Alam mo, sa aming dalawa, ako talaga, lahat ng mga kaibigan ko alam yan. Medyo, hindi ako mahilig mag-text back. Ganyan. Medyo nga. Charot. Medyo inaabot na ilang araw yung mga text ko. At least, alam mo na friend ka na. Oo nga po. Kasi kapag bago ka kilala ka lang. Sa utak ko, nasagot na kita. Ganun talaga. And I feel bad about that. Grabe. As in, mag-text ka sa kanya, andyan siya. Yung best friend siya. He will find time to see you. Tapos may isa pa sa States. Pero, mayroon kaming maliit na barkada. And yun, talagang, we all really toasting. Wala sa bunuto na ang mga friends ko. Oh, ito, ganun yan. Minsan yung mga, kahit best friend niya, sa akin nagte-text. Para sabihin sa kanya na, love, sabutin mo yung text niya nito. Sabutin mo yung text niya ganyan. Ako may mapapaalala. Love, kitain mo si ganito. But not because I don't care. I mean, when I'm there, I'm like 101% there. But when I'm with you, pero pag tayo nakikita, parang ito mo ko eh. Pero hindi mo naman kami nakakalimutan. Hindi! That's really bad. Na, totoo yun, she's really bad at keeping in touch. Kasi even, asawa na niya ako. Kailangan ko pag dumaan sa EA para makikita. Eh kasi sobrang ano nito eh. Walang kapaguran siya yan. Hindi, tsaka si Lisa kasi siya yung tipo ng tao na kapag kunyari na-focus siya sa isang bagay. Kaya siya makakalimutan eh. Kasi kunyari, kahit nilapag niya lang yung whatever, cellphone, salamin niya sa isang lugar, eh bigla yung utak niya na-focus sa isang bagay. Yung utak niya nandun na nalimutan na niya yung naiwan niya dito. Kaya nga lagi ito siyang sabi ko, dapat lagi ako kasama. Paano niya ako malimutan? Makamalimutan ako. O sige, last 2 minutes sa ating chikahan dito sa usapang chika pero may sustansya. Ito ang Rene Rampadora. I-add ako sa Facebook, Rene Napenas. Siyempre po, ito na ang pinaka-inaabangang tanong ng bayan. Alam mo na maraming nilungkot dahil sa pag-resign mo sa NYC. Kasi lahat na kilala ko, ka-Facebook ko, lahat na mga kasi natin sa advocacy, nagkasabi na, you're the best chairperson of NYC. All-encompassing. Alam mo maraming nilungkot? Sa mga kakilala ko. At mga hindi mo kakilala ko. No? But, so that having said, ano ba tanong mo? Parang, ano mo maraming nilungkot? Yung buhok kasi nagulong. Che, ano mo maraming nilungkot? Pero, ang tanong ko, ano talaga yung, ito yung PM sa akin kagabi ng aking kaibigan taga ABS-CBN, si Mikey Navarro from ASAP. Talaga ba nag-resign na si Chair at bakit? Well, siguro yung bakit, ibalatan nyo na lang sa akin yan. It's really a personal reason and sinabihan ko yung boss ko, si Presidente, and tinanggap naman niya yung reason. He's very understanding of my reason and actually supportive pa rin siya. Sobra. Despite of so, wala makakapigil kahit pag umawa ako ng brigada or umawa ako ng pagmamarch na, pag-rally na, hindi pa din mag-resign kahit, si Isaac. Kahit humaba pa yung kabilang parte ng buhok. Talaga ako, serious. Kasi, parang ang partnership namin with NYC and with Chair Ice and Chair Lisa, with the NCCA, the National Commission for Culture and the Arts, naging mas matibay nung sila na yung umupo. Kaya parang in disbelief pa rin ako hanggang ngayon after one day. Well, ako naman, I can siguro reassure you din naman and the NCCA na what we had in time ko is ganun pa rin siya. Ako lang naman yung nawala, but the people na nakastrabaho niyo for Jigs, I will still be there. Jigs. Jigs. Ati na Nen. So, andun sila. So, makakasigurado kayo na merong continuity. So, plans professionally? Of course, eto, maglalabas ako ng album soon. I'll start with 3 songs. Sometime siguro next. So, namin rocket gigs. Yes. Siyempre yung Sagisag Kultura. Ang bilis niya eh. Oo, yung Sagisag Kultura. Oh, yung show namin sa PTV. Mas may oras na tayo for Sagisag Kultura. Si Sherry, isa lang yung busy-busy. Hanapin yung panahon. I will make time. Hanapin yung panahon. I really enjoy every experience. Siyempre na sa Sagisag Kultura, nagkaroon ka siya ng diba? Ako for me yan, ang Sagisag Kultura talaga. Pangod of Kalinga. This is the only tattoo I have in my body. And for me, it's always my badge of honor. Ayaw pa ipalagay yung heart tas may eyes.
Parang gusto ko niya kasi Bogart. Ito yung Bogart yung name. Oh, ano pa kayo isa Bogart sa kayo isa? Bogart lang kasi isa. Bogart lang. Sige, last 1 minute. One word, two words about your advocacy on you. Ako talaga, no, nung umiko talaga ako, ang isa sa mga napansin ko is, syempre tayo as national agencies talagang nakatuon tayo sa, nakafocus tayo sa bigger picture, diba? Pero siguro ako kasi mas pang smaller picture ako. Kasi naniniwala ako that dapat talaga, hindi ka pwedeng cookie cutter parate. So I really, ang advocacy ko now is to really change lives one community at a time. Kasi iba-iba yung, mas maliit man, mas konti man, pero masasabi, gusto ko mangyari, pag umalis ako doon sa community na yun, sustainable na yun, okay na sila. Nabago na talaga yung buhay nila. So that's what I want. At nagawa niyo po yan sa Kalinga, yes, sa iba't ibang iba lugar. Iba yung interface niya. Pero bitin eh, bitin ako ron. And ako sa totoo lang, until now, I still feel bad that marami pa rin ako areas na napuntahan no, na hindi ko pa nabalikan. So I really want to go back. And you know, talagang really list everything that they need and kami magtatrabaho nun. Kasi ang happy... You can do that in private. Yes! Ang maganda naman kasi is marami rin ako natutunan sa National Youth Commission. And sa totoo lang, no, marami sa mga programa that we have are actually programs of NGOs na we just adapted or talaga... So, makikita mo talaga, it's really in the initiative of everyone, not just government. It's a partnership ng lahat. So, kaya nga sabi ko sa NYC, no, sabi ko, I will still be around. I mean, I may not be part of NYC anymore, but I will always work with you guys kasi kailangan din namin sila to hook us up with all these other agencies and the local government. But, yun lang. Kumbaga ngayon, personal capacity mo siya. Siyempre, share ko na pagbaba namin sa grassroots. Talagang, ay sa Sigera, ay sa Sigera. Idudumog, mahal ng mga tao. Mula bata hanggang matanda, lahat ng generations nakakilala sa kanya. Minamahal siya. Ganyan, iba yung char ng Ay Sigera. Lalo na sa, kahit saan lugar pumunta eh. Ibang char din naman yung Bogart, I think. Ay, yung Jake Cyrus. Anong it just gets a little crazy. LGBT. LGBT yun. Actually, I just spoke with si Yusek Dino. Napaka-formal naman. Yeah. Ah, Yusek Dino. Yusek Dino of DILG yesterday. Ah, okay. Barangay Affairs. Kasi yun talaga, I think it's, kulang pa rin tayo sa awareness, no, for yeah. OG. And it has to go down. So sabi ko, we have this, marami naman kami mga advocates, or talagang nag-spread na awareness about SOG. So sabi ko, sana if we can replicate this in all barangays, 42,000 barangays sa buong Pilipinas, if magkaroon ng, maturuan yung mga, at least magsimula sa barangay kung paano yung tamang pagtrato sa LGBT, if may mga issues, etc., how to handle it properly, paano magiging LGBT-friendly ang 42,000 barangays. Kasi sinimula ng Quezon City eh. Gusto ko, yun ang gusto ko mangyari for LGBT. Halimbawa ngayon, nag-uusap tayo, tumawag si President, Bogart, Isa, binabawi ko ng pagtanggap ng resolution. Anong ihasagot ni Ice Sigera? Well, alam ko namang hindi gagawin ni Presidente yun. Number one, because he respects my decision also. Matanggap. Baka hindi makatanggap. Feeling ko ikaw ang tatawag doon. Magpapanggap kang Presidente. Pwede ba ako yung mag-well kasama na kanya? Tumatawag na si Presidente. Mario dumawa. Ay, kasi ito Mario, alam niya siya. Tumatawag si Presidente. Last na lang po, super last. Pwede ka pamingin ng sample para sa mga 10 likers ko at followers ko ng syempre ang inyong signature song. Nakasabay namin ni Shelly sa later sa... Signature song ko? Pyramid? Shelly, ikaw ba yan? Shadis? Marami siya. At ang himikan on the set. Kaya himikan. Okay. Alam mo, pagdating? Malapit ako, di ba puro ilong nakikita mo sa akin dyan? Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, baka dibok ng puso ko, maging dibok ng puso ko. Sana'y mangyari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Kiss, kiss, kiss!
Cherisa, thank you po. Sumabra po tayo ng 5 minutes. Sa mga friends po ni Cherisa, paki-add po ako. Ako po si Renena Peñas, mula sa National Commission for Culture and the Arts. Ang news ng NCCA. Hashtag is NCCA, not NCAA. Pero kahit siya, nagkakamali doon. Cherisa, Cherisa. Cheris, mahal kita. Love you too, Rene. Thank you po. Hello. Oh, di ba? Ilan kaya rin?